Mga kwentong pambata. Ang tamad na anak at ang masipag na anak. Sa malayong nayon, naroon ang isang bahay na ninirahan ang mag-asawa. Pareho silang may anak na babae mula sa unang asawa nila. Mahal na mahal ng ginang ang kaniyang anak. Binibigyan niya ito ng mga damit at hindi niya ito pinagtatrabaho. Kung kaya naman, naging tamad ang kaniyang anak. Nakaupo lang ito buong araw at patingin-tingin lang sa kaniyang salamin. Sa kabilang banda, pinagmamalupitan naman ang isang anak ng kaniyang madrasta. Anmahin, nakaupo ka lang dyan! Tumayo ka nga at maglinis ng bahay! Pero mama, naglinis na po ako ng bahay kanina umaga. Huwag kang makipagtalo sa akin! Gawin mo na lang! Opo, mama. Sa kanya, ipinagagawa ng kanyang madrasta ang lahat ng gawain. Paulit-ulit na niyang ginagawa ang inuutos sa kanya, pero hindi siya napapagod. Nakikita ng kanyang ama ang lahat. Nasasaktan ito para sa kanyang anak, pero wala siyang magawa. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang nagkasakit ang ama. Mahal kong anak, patawarin mo ako. Hindi ko maibigay sa iyo ang lahat. Naku, Papa, huwag niyong alalahanin yun. Minahal niyo ako at inalagaan mo ang buhay ko. Ako naman po ngayon ang mag-aalaga sa inyo. Magtatrabaho po ako at mag-iipon ng pera. Napakahirap po nito para sa atin, pero malalagpasan natin to. Tahimik na pinakikinggan ng madrasta ang usapan nila. Bakit hindi ko naisip yun? Ipapadala ko siya sa mayamang pamilya para makapagtrabaho doon. Magtatrabaho siya para makaipon ng pera at napupunta sa akin ang lahat ng ipon niya. Makukuha na namin ang anak ko ang pinapangarap naming buhay. Tama ka! Alam naman natin na may sakit na ang iyong ama, hindi ba? At isa pa, maraming gastusin dito. Bakit hindi ka nga naman mamasukan sa isang mayamang pamilya? Pwede ka maging tagapagsilbi. Ang lakas ng loob mo! Bakit hindi yung anak mo ang pagtrabahuhin mo? Pwede naman yon. Yun nga lang, hindi pwede dahil madudumihan na maganda niya mga kamay at paa. Maganda ang anak ko para magtrabaho. At isa pa, hindi naman kagandahan niya ang anak mo. Wala namang mawawala sa kanya kapag nagtrabaho siya. Ayos na ang lahat. Bukas na bukas din, aalis ka para magtrabaho sa isang mayamang pamilya. Ay, ano bang alam niya sa kagandahan? Hindi mo kailangang magtrabaho, anak. Hindi, Papa. Gusto ko po magtrabaho. Wala pong mangyayari sa pag-iwas na tungkulin. Huwag po kayong mag-alala. Naturuan niyo po ako ng maayos. Naniniwala po ako magbubunga ang ating pagsisikap. Kinaumagahan, naghanda na sa pag-alis ang dalaga. Maghahanap siya ng mayamang pamilyang pagtatrabahuhan. Hindi man lang siya binigyan ng pagkain o inumin ng kanyang madrasta, pero hindi niya ito alintana. Ay, ingatan mo ang sarili mo, anak ko. Tandaan mo, huwag mong tanggihan ang sino mang humingi ng tulong. Maging masipag ka. Ano man ang gawin mo ito ng buong puso. Opo, tatandaan ko po yan, Papa. At umalis na ang kanyang anak. Naglakad siya sa mga burol at bundok, pero wala siyang nakita. Inabot na siya ng ilang araw. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ama. Huwag mong tanggihan ang sino mang humingi ng tulong. Maging masipag ka. Ano man ang gawin mo ito ng buong puso. Ngayon, mas kailangan kong tumuon sa paghahanap ng trabaho. Yun ang kailangan ko at gagawin ko yon ng buong puso. Kahit gaano pa katagal, hindi ako susuko. Ilang sandali pa, nakasalamuhan niya ang isang punong nagsasalita. Tuyot na tuyot ang sanga nito. Kamusta, Binibini? Mukhang may hinahanap kang lugar. Pwede mo ba akong tulungang tanggalin ang mga tuyong sanga ko? Masusuklian din naman kita ng mabuti. Ah, oo naman! Inakyat ng masipag na dalaga ang puno at pinutol ang mga tuyong sanga nito.
Hindi siya tumigil hanggang sa maubos ang mga tuyong sanga at maging handa ito sa pagtubo ng mga bagong dahon at prutas. Nagpasalamat ang puno sa kanya at tumuloy na siya sa paglakad. Hindi pa siya nakakalayo, nakakita siya ng nanghihingalong baging. Sa tabi lamang nito, makikita ang isang kakaibang pala. Nakipag-usap ang baging sa dalaga. Kamusta? Ayos lang ba kung bungkalin mo yung ugat ko? Matutulungan din kita pag nangailangan ka. Kinuha ng dalaga ang pala at nagsimulang magbungkal. Nagbungkal siya ng nagbungkal hanggang sa mamaga ang kamay niya. Naku, hindi! Masakit na ang mga kamay mo! Ayos lang yon. Gagaling din to! Mas kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako! Nagpasalamat sa kanya ang baging. Tumuloy na ang dalaga. Malapit lang doon, nakasalamuhan niya ang sirang panghurno at tinawag siya nito. Bini-bini! Pwede mo ba akong linisan at saka ayusin? Susuklian din kita ng mga tulong mo sa akin! Nakita ng dalaga na maraming lamat ang panghurno. Nag-isip siya sandali. Kumuha siya ng putik at hinalo niya yon gamit ang mga paa. Ginamit niya ang hinalong putik para takpan ang mga lamat. Naging mukhang bago na ang panghurno. Salamat sa iyo, pero madumi na ang kamay at paa mo. Ayos lang. Pwede ko naman itong hugasan ng tubig. Kailangan mo ng tulong, kaya naman tumulong ako. Nagpatuloy na siyang muli sa paglakad. Sa di kalayuan, nakita niya ang sirang balon. Kinausap din siya nito. Oh, pakisuyo! Tulungan mo naman akong alisin ang lumang tubig at linisin ako! Susuklian din kita sa mga tulong mo sa akin! Inalis nga ng masipag na dalaga ang lumang tubig at nilinis ang balon. Oh! Ang damit mo! Madumi na! Ayos lang yan! Lilinisin ko na lang. Mas kailangan mo ng tulong kaya tumulong ako. Pinasalamatan siya ng balon at tumuloy na siya sa paglakad. Malapit na naman doon, may narinig siyang maliit na boses. Isa pala yung aso. Napakadumi ng aso at mahaba ang balahibo. Pwede mo ba akong gupitan at paliguan sa ilog? Susuklian ko din ang mga tulong mo sa akin. At ginawa nga ng masipag na dalaga. Masayang masaya ang aso at mukhang malusog. Nagpasalamat siya sa dalaga. Naghugas naman ang dalaga sa ilog at nagpatuloy na sa paglakad. Maya-maya ay dumilim na ang paligid. Nakarating siya sa isang bahay. Doon nakatira ang pitong diwata. Ah, pasensya na, naabala ko kayo. Pero madilim na po sa labas. Maari bang manuluyan dito? Saan ka pupunta? Naghahanap po ako ng trabaho. Trabaho ba ka mo? Bakit di ka magtrabaho dito? May pito kaming kwarto. Lilinisin mo lang ang anim na kwarto araw-araw. Pero tandaan mo, huwag kang papasok sa ikapitong kwarto. Pumapayag ka ba? Oh, maraming salamat po. Opo, gagawin ko po yan. At ginawa nga ng dalaga. Gumigising siya araw-araw at nililinis ang anim na kwarto. Hindi siya pumapasok sa ikapitong kwarto. Lumipas ang isang taon, nakaipon ng sapat ang masipag na anak. Hiniling niyang makauwi na siya sa kanyang amang may sakit. Bago ka umalis, sabihin mo, bakit di ka nagka-interes sa ikapitong kwarto? Ha? Tinuruan po ako ng aking ama na sumunod sa tungkulin. Hanggat nagtatrabaho ako dito, tungkulin kong sumunod sa inyo. Natutuwa kami sa katapatan mo, iha. Napabilib kami sa kasipagan mo. Sumama ka, gagantimpalaan kita. Dinala ng mga diwata ang dalaga sa ikapitong kwarto. Nasa loob noon ang napakaraming ginto at mga pila. Gumulong-gulong ka sa mga gintong ito. Kung ano ang dumikit sa'yo ay iyon na. At ginawa nga ng dalaga. Gumulong-gulong siya sa punton ng ginto at sa napakaraming pila. Kumikinang-kinang siyang parang bituin dahil sa mga gintong nakadikit sa kanya. Nagpasalamat siya sa mga diwata at nagpaalam. Sa kanyang pagbabalik, nakita niya ang asong pinaliguan niya. Napapalibutan ng aso ng mga perlas imbis na balahibo. Halika! Tinulungan mo ako nung ako ang nangangailangan. Ito, kumuha ka ng mga perlas na to hanggat gusto mo. Isiniot ng dalaga ang mga perlas sa kanyang kamay, leeg at binti. Pinasalamatan niya ang aso at umalis na. Maya-maya, nakita niya naman ang balon na nilinisan niya. Halika, iha! Tinulungan mo ako noong akong nangangailangan. Halika!
Halika, uminom ka at ibsan ang iyong uhaw! Maraming banga ang nakatabi para sa mga manlalakbay. Kumuha ng isang dalaga, pinuno ito ng tubig at uminom hanggang mapawi ang uhaw. Nagpasalamat siya sa balon at naglakad na. Pagkatapos noon, nakasalubong niya naman ang panghurnong inayos niya. Halika, iha! Tumulong kang ako ay ayusin! Halika't kumain ka nitong tinapay at cake! Kumain ang dalaga hanggat gusto niya at nagdala rin para sa kanyang ama. Nagpaalam din siya at nagpasalamat sa panghurno. Sa di kalayuan, nakasalumuha ng dalaga ang baging. Iha, halika dito! Tinulungan mo ako noong ako ang nangangailangan. Uminom ka nitong sariwang katas ng ubas! At uminom nga ang dalaga hanggat gusto niya at nagdala rin para sa kanyang ama. Nagpasalamat siya sa baging saka umalis. Nakita niyang muli ang punong tinulungan niya. Maberde na ito at namunga na ng mga peras. Lumapit ka, iya. Tinulungan mo ako noong ako ay nangangailangan. Pumitas ka at kumain itong mga peras. Pumitas nga ang dalaga ng mga peras at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang ama. Nagpasalamat din siya sa puno saka umalis. Nang makabalik siya sa bahay, masaya siyang makita ang kanyang ama. Mabuti na ang lagay nito at kasalukuyan na siyang hinihintay. Sinalubong niya ang ama at niyakap ito ng mahigpit. Nang dumating ang kanyang madrasta, nagulat siyang makitang magaling na ang asawa niya at yumama na ang anak nito. Nababalutan ang dalaga ng ginto at pilak mula ulo hanggang paa. Hindi niya pinansin ang madrasta at pumasok na silang mag-ama sa bahay. Napagtanto ng madrasta na hindi siya bibigyan ng asawa niya ng kahit ano. Tinawag niya agad ang anak niya at inutusan itong magtrabaho rin sa mayamang pamilya. Nagpaalam na ang kanyang anak. Makinig ka ngayon! Mag-ipon ka ng mas marami sa kanya! May tiwala ako sa'yo! Kung mayroon siyang perlas, dalhan mo ko ng ruby! Nagpaalam na ang kanyang anak at lumakad na ito. Hindi pa siya nakakalayo nang masalubong niya ang punong tuyong-tuyo ang sanga. Humingi ito ng tulong sa kanya na alisin ang mga tuyong sanga at susuklian din siya ng mabuti. Seryoso ka ba? Hindi ko dudumihan ng magaganda kong kamay at mga paa para sa tuyo mong sanga, kahit anong mangyari. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Maya-maya, nakasalamuha niya rin ang naghihingalong baging. Nakiusap itong magbungkal malapit sa ugat niya at susuklian din siya ng mabuti. Sa kainitan ng araw, hindi ko dudumihan ng mga kamay at mga paa ko para sa nanuluyo mong ugat, kahit anong mangyari. At nagpatuloy siya sa paglalakad. Maya-maya, nakita niya rin ang sirang panghurno na nakiusap sa kanyang ayusin siya. Ano ba? Ayoko nga dumihan na magaganda kong kamay at paa, kahit anong pakiusap mo. Doon lang din sa malapit, nakita niya rin ang sirang balong. Nakiusap na linisin siya. Pero balon ka, hindi ba? Linisan mong sarili mo. Ayoko nga dumihan ang magaganda kong kamay at paa. Intindihan mo ba? Sa paglalakad niya, nakita niya ang isang asong humingi ng tulong na paliguan siya at nangakong susuklian din siya. Pero nagtatakbo at nagsisigaw ang dalaga. Hindi nga niya dudumihan ang magaganda niyang kamay at paa kahit anong mangyari. Ilang saglit lang, nakarating na siya sa isang bahay at nakiusap kung maaari ba siyang manuluyan. Iyon nga ang bahay ng pitong diwata. Katulad ng nauna, inalok siya na tumuloy doon ng isang taon at linisin ang anim na kwarto. Pero tandaan mo, huwag mong papasukin ang ikapitong kwarto. Sumang-ayon ang dalaga. Araw-araw, paggising niya, nililinis niya ang anim na kwarto. Pero hindi pa siya nagtatagal. Umiral na ang pagkamausisa niya. Pinasok niya ang ikapitong kwarto. Madilim sa loob at imbis na ginto at pilak ay mga palaka at bubuyog pala. Kinagat siya ng mga bubuyog at nagkasugat-sugat ang katawan niya. Hindi na niya nahintay pa ang mga diwata. Tumakbo na siyang palabas ng bahay na iyon. Nakita niya ang asong nababalot ng perlas. Hinabol niya ito para makakuha ng kaunti man lang. Pero biglang nawala ang aso. Nakita rin niyang muli ang balong tinanggihan niyang linisan. Nang yumuko siya para uminom ng tubig, bumabang bigla ang tubig para hindi niya ito maabot. Hindi na niya nahintay pa ang diwata. Sa paglalakad niya, nakita niya rin ang sirang panghurnong tinanggihan niya. Nang hawakan na sana niya ang tinapay, napaso siyang bigla.
Malapit rin doon, nakita niya ang baging na tinanggihan niyang ipaghukay. Uhaw na uhaw siya, pero hindi siya pinayagang uminom ng baging. Pagkalagpas niya doon, natagpuan niya naman ang punong tinanggihan niyang tulungan. Malalago na ang mga dahon nito at puno pa ng peras. Nang tangkain niyang abutin ng prutas, tumaas naman ang puno na hindi na niya ito maabot. Umalis na lang ang dalaga. Pagbalik nito sa bahay, hinihintay siya ng kanyang inang umaasang may uwi itong ginto at ruby. Pero umuwi itong puno ng sugat at marungis ang suot. Nakita mo na, walang may dudulot na mabuti ang katamaran. Tanging nagpapakababa at tapat lamang ang nabibiyayaan. Umalis ka na! Umalis ang asawa kasama ang anak nito. Ang masipag na anak at ang kanyang ama ay namuhay na ng maligaya.